Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang Yoling Godron de TV. Mutuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Pag-usapan muna natin itong tungkol kay Senior Lapida. Ay, este Senior Aguila pala mga kababayan. Yun ang ano mga kababayan, ano, 22 na mga minor de edad ang kunwaring ikinakasal. No, mga kababayan, ano, may mga kalibin na itong mga batang ito, napakamurang edad, ano, 12 years old pataas. Wala namang 11, ano, walang 11 years old mga kababayan. Pagtungtong siguro ng 12, mayroon talaga siguro silang sinusunod mga kababayan. Pagtungtong ng 12 years old, ay pwede na ngang makipag-live-in sa mga kanilang membro din dito sa kultong grupo nga mga kababayan. Ito nga yung ibinunyag ano, ni DOJ Secretary Boying Remulla mga kababayan. Tatlong kalalakihan na minor de edad ay pinag-live-in mga kababayan, may kinakasama na medyo may edad na no, sa kanila, hindi na minor. At ito namang 22 silang lahat mga kababayan. Ibig sabihin 19 yung mga babae nito ang parang kunwari nga na ikinakasal nitong si Senior Aguila mga kababayan. Biruin nyo ba naman yan mga kababayan, ha? 19 na mga kababaihang bata, mga minor de edad, ang dapat may maganda pang kinabukasan. Pero itong si Senior Aguila ay talagang pinutol mga kababayan. Pinutol yung magandang kinabukasan nito mga bata na ito. Dapat putulan ito ng kaligayahan itong si Commander Aguila mga kababayan. Ay talagang napakasaklap ng tao na ito. Kung ako, kung nakaharap ko itong tao na ito, putulan ko ito ng kaligayahan mga kababayan. Hindi biro lang ano. Talaga namang hindi dapat talaga itong pakawalan itong si Senior Aguila. Dapat talaga ito ikulong. Kung may parusang bitay nga mga kababayan, iuna na to, inambiruan na ito. Pangalawa si Tevez, kababayan. Yun ang ano mga kababayan, ano, pakinggan natin itong pahayag ni SOJ Secretary Boying Remulla mga kababayan. Talaga magugulat kayo nito. Ta inihayag ng Department of Justice o DOJ na nasa 19 na mga minor de edad sa Socorro Bayanihan Services Incorporated ang ikinasal na walang visa sa loob ng samahan. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Huwebes ng umaga, nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Justice, DSWD, DENR at ang Department of Education para sa malawakang pagsisiyasat sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Matatanda ang nasasangkot sa pang-aabuso sa mga minoridad ang mga leader ng grupo, kabilang na si Senior Aguila. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nasa 22 na mga minoridad doon ang hinayang magkaroon ng live-in o common law relationship sa loob ng samahan. Nagbubuhay mag-asawa na wala namang kasal. Yan ang tinatawag na common law. Parang live-in relationship. Pero ito yung mga bata na many of them below 18 na involved in a common law relationship. May mga lalaki rin, may 3 lalaki na minors na with adults naman na babae. Ayon kay Remulla, walang visa ang kasalang ginagawa sa mga minor de edad doon. Well, diyan sa batas natin, you cannot marry off somebody who does not have the requisites to be married. Kasi meron tayong age of consent, meron tayong age of marriage, meron tayong kinakailangan na solemnizing officers. Sa tingin ni Remulla, wala namang pilitan o purasahang nangyayari kapag pinagsasama ang mga ito. Palaisipan daw sa kanila kung bakit masaya pa ang mga tao doon sa kanilang sitwasyon. Ay, isa nga sa ironic na pag-uusap namin kanina, parang ignorance is bliss. Pero ang findings ng DSWD kasi ang lakas ng level of malnutrition, mga bata malnourished, hindi maganda ang buhay nila. Malures talaga mga kababayan yung mga kabataan dyan dahil nga yung hanap buhay ng iba dyan ay kinukuha nitong si Commander Aguila. Biruin nyo mga kababayan ha. Yung sinasabi nilang national fisherman, ano, yung gumagamit daw ng lambat mga kababayan, ay lahat ng isda kinain nito si Senior Aguila, iste kinukuha pala mga kababayan. At nung una ay binibigyan ng 200, ano, sila na yung magbinta ng na huling isda mga kababayan. Pero kalaunan nga ay kinuha na nitong si Senior Lapida, ay iste Senior Aguila mga kababayan, yung lahat ng huli ng isda nila.
at Sabado't Linggo na lang parang mayroong kinikita, eh paano pa makakakain? Inandoon lahat nitong si Tabatsoy na ito, yung kinikita ng mga membro nitong kultong grupo, mga kababayan. Ito talagang maasahan natin na mga payat talaga, malnourished talaga. Saan makukuha sila ng pagkain? Kamuti, sabagay, yung kamuti maganda sana sa katawan niyo. Paano naman pag wala namang ulam? Di ba mga kababayan, talaga itong si Tabatsoy. Lahat ng kinikita ng mga membro nito, mga kababayan, nasa kanya lahat, mga kababayan. But because they know no other life. Parang masaya sila. Hindi mo masabi, no, kung bakit ganon. Sa ngayon, meron ng mga batang tumitestigo sa mga napaulat na pang-abuso ng SBSI. Sila ay nasa kusodiya ng DSWD. Ang pagpapakasal sa mga minor di edad doon, paglabag daw yan sa Children and Youth Welfare Code. Tiwala ang kalihim na marami pa sa mga miyembro doon ang tetestigo at sila ay ipoproteksyon ng gobyerno. We expect more of them to be witnesses when summoned by the courts, kasi nag-case build up pa. Our prosecutors are busy building up the cases so that we will be able to render the protection give the protection needed to the children. Maliban sa mga leader ng SPSI, hindi rin daw lusot sa mga pananaguran ang mga magulang ng mga bata. Siyempre, pagka yung parents ay instrumental sa kanilang pagkakasal kahit na illegal, they can lose parental authority. It's a possibility that's always there. Yan ang ano, tama mga kababayan, yung mga magulang ay may pananagutan yan. Kasi nga, pinababayaan lang nila yung kanilang mga anak na ganun ang mangyari. Itong si Commander Aguila, napakagaling nito mangbula mga kababayan, na hypnotized, tama ba? Hypnotized yung parang nakakalimutan yung wala ka ng parang hindi mo na alam yung ginagawa mo, at sunod-sunuran na nga nitong Senior Aguila. Minsan, Commander Aguila ang sinasabi ko nito. Hindi pala dapat Commander ito. Ano lang ito eh. At tawag nito mga kababayan. Hindi ito dapat Senior Aguila. Dapat ano ito? Junior Tamsi. Junior Tamsi lang dapat ito mga kababayan. Kasi bata pa nga. Pero nga, napakaraming naloko nitong tao na ito. Dapat lang, huwag nyo nang pakawalan yan. Pag halimbawa dyan sa Senado, pakawalan ito. Pag nakalayas ito, nako. Para na naman si Tibis at si Bantag ito. Hahanapin na naman ng katagal-tagal. Ilang buwan na naman paghahanap nitong tao na ito. Huwag nyo nang pakawalan yan. Dapat nyo na isako nyo na yung tao na yan. Yun ang ano mga kababayan. Ano? Hanggang dito lang muna bago ito magtatapos. Ay magsishoutout muna ako, ha? Shoutout tayo. Shoutout kay... Saan ba yun? Yung ating mga shoutout dito na hindi natin na shoutout sa may bandang baba. Dito tayo magshoutout kay Beverly Arandia. Shoutout, ha? Naaristo na, makatakas pa. Yun na nga, no? Baka makatakas pa. Rodel de Misa, thanks idol. Ingat palagi, God bless po sa'yo. Maraming salamat, ha? God bless din sa'yo, Rodel de Misa. Shoutout kay Tilma Santos, buti nga sa'yo, Senior Aguila. Shoutout na kay Leonardo Sabrido. Si Ronde, let Senior Aguila fly to heaven as if he is God in Socorro Mountain. Palipad-liparin mo doon sa bundok. Iwan ko lang kung kahit may pakpak ito, dito makalipad mga kababayan, eh, sobrang taba. Shoutout na rin kay Bayong, si Manalo, bakit takot si Buying kay Arne Teves? Tanong lang. Yun ang ano mga kababayan, bakit hindi pa ito nahuli si Arne Teves? Eh kung talagang may warrant of arrest na, dapat talagang, nako, iwan ko pa. Napakahirap naman mga kababayan. Shoutout na rin kay Marlene Shibayama. Thank you, Sir Ronde, for sharing this video. Maraming salamat din, Marlene Shibayama. Shoutout din kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Lods Rapido TV, kay Idol Roma Boy, Dani Agpalo, Marita Villaniba, Dion Huma, Human, kay Tilma Santos, kay Teddy Bear Idol, ha? Shout out Idol Teddy Bear, Lord held the word. Tapos shout out kay Rodolfo Angelis, kay Aida E. Quintiro, kay Boy Lozada, shout out, kay Almalik Likyayo, Juhi Lee, kay Ninyo Katubig, kay Haranilla, kay Rini Dakina, ito na naman, si Dakinang Panis, at Idisa Borbi, shoutout, ha? Robert Latsika, kay Lily Orelli, Pagtugis at magkaiba daw, at Mario Asoy, at kay Idol Robert Tawadan, ha? Sa lahat ng mga taga El Nido, Palawan, napakagandang lugar mga kababayan.
kahit hindi pa tayo nakapunta dyan, pero magandang lugar yan. Sikat yung El Nido, Palawan. Uy, shout out ha sa mga, iwan ko, ano na, kumusta na. Ay yung anak ni Idol Big Wasto, may Abili na si Ron, Ron Abili. Mga kababayan, hindi na natin masyadong nasubaybayan, no? Itong Big Wastation, mga kababayan, dahil nga, sana baka busy ng ano natin, ng buhay natin dito sa probinsya. Kaya pasensya na ano sa Big Wastation. Minsan nakakasilip din naman tayo, pero hindi talaga katulad, mga kababayan, noon na nandyan pa si Idol Big Wasto, Tommy Ebile, na lagi talaga nating sinubaybayan araw-araw. Eh ngayon, nasa probinsya tayo, naging busy rin tayo dito. Kaya paminsan-minsan nakakasilip lang tayo. At shout out na rin kay Ma'am Maricar, ano? Si Ma'am Maricar, parang may iba na, mga kababayan. Yan ang ano, hanggang dito na lang muna. Chismis na Marites na naman ito. Yan ang ano, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.